Suspendido ang alkalde ng Porac, Pampanga at 10 opisyal ng lokal na pamahalaan habang iniimbestigahan sila kaugnay sa pagbibigay ng permit sa ilegal na pogo sa Porac, Pampanga. Dati nang itinanggi ng alkalde ng Porac na binibigyan ng special treatment ang pogo. Saksi, si Salima Refran. Anim na buwang preventive suspension ang pinataw ng Ombudsman kay Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil at 10 pang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Porac. Yan ay habang iniimbestigahan ang reklamong inihain ng DILG bunsod ng umano'y gross neglect of duty kaugnay sa operasyon ng Lucky South 99 Pogo sa Porac. Kung mapatutunayan, posible silang matanggal sa pwesto. Ayon sa dokumento mula sa Ombudsman, inireklamo si Capil dahil bigo umano ito bilang signatory ng mga business permit na imbestigahan ang irregularidad sa mga dokumento ng Lucky South 99. Tatlong magkakasunod na taon umano ay napurbahan ni Capil ang permit ng Pogo kahit kulang raw sa requirements. Hindi rin daw umaksyon agad si Capil para bawiin ang business permit ng Lucky South 99 noong mag-expire ang PAGCOR license nito at di rin daw naaksyonan agad ang mga ulat ng criminal activity sa compound. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Porac LGU. Wala pang linaw kung sino ang itatalagang acting mayor. Dati nang tinanggi ni Capil ang mga alegasyon ng special treatment sa Lucky South 99. Kaugnay naman sa kaso ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Immigration, partikular sa mga pribadong eroplano. Kasunod ito ng lumutang sa Senado kahapon na hindi bangka kundi eroplano ang sinakyan ni Guo paalis sa Pilipinas. Ang ginagawa po natin is coordinating na with our counterparts there to get the manifest nung aircraft na yon na sinakyan niya. Tumataas po yung posibilidad na sa isang pribadong airstrip sila dumaan. Samantala, ingat naman ng mga otoridad sa mga sinasabi ni Mary Ann Maslog na iniharap sa pagdinig ng Senado sa ilegal na pogo kahapon. Si Maslog ang isa sa mga kinasuhan kaugnay ng 24 million peso textbook scam noong 1998 at pinadeklarang patay na sa Sandigad Bayan ng kanyang abogado. Si Maslog na gumamit ng alias na Jessica Francisco ay asset umano ng pulisya na kinuha para tumulong sa pagpapasuko kay Guo bago ito naaresto sa Indonesia. Pero ang alegasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa, may nag-utos kay Maslog mula sa Malacanang na idawit siya at si dating Pangulong Duterte sa illegal na pogo. Too early to tell, baka mamamaya meron nga naman talaga siyang masasabi. Well, alam mo, kapag ang tao walang credibility, meron ka pa bang mapipiling paniniwalaan? Ngayon nakakagulo pa lamang siya sa investigasyon. She will never be a credible witness involved in a textbook scam. And she was trying to bribe officials in Malacanang in 1999. Ang PNP dinepensahan ang pakikipag-usap ng intelligence group chief sa isang taong may naduda-duda umanong record. Wala naman po tayong pinipili kung saan nanggagaling ang information, but we have to vet and validate kung itong mga nakukuha nating information and even the source of information ay reliable at merong ikang semblance of truth dun sa mga sinasabi niya. There is no deal whatsoever with Ms. Maslog. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Maslog. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran ang inyong saksi.